Mark this. Faith without work is dead. Sinabi doon sa James, no? Kailangan po natin, kapatid, we have to work out this faith. Gumising po tayo. Huwag po tayong, sometimes the timidity, nandoon yung laziness, no? Nandoon. Minsan, mayroon tayong yung mga spirit, yung spirit ba ng arrogance or yung dominant nandoon. We have to set aside all of these things, no? Ang Panginoon, tinawag niya ang kanyang mga lingkod ng tapat. Hindi niya tinuruan na maghimagsik ang kanyang mga tinawag. Bagkos nandoon yung pagpapakababa at pagpapasakop lagi sa Panginoon. Yun po yung marka ng tunay na paniniwala sa Diyos. No? So, the invitation of God is we have to come always, abide in Him. No? Ito po ang panawagan ng Diyos, mga kapatid. No? We have to come always, inviting our friends, our households, kasambahay natin, no? ating mga college, ating mga katrabaho, no? Sa ating mga nakakasalamuha sa kalye o sa mga workplace o sa ang lugar, no? So madali lang naman eh. Tatanungin mo lang naman kung Kristiyano ka pa. Pag sinabi Kristiyano ka pala, subukin mo. No? Subukin mo. Pwede ka bang maimbitahan para malaman natin na challenge. Minsan kasi yung takot ng Lord, yung pagkaalangan ng Lord. But if you introduce about the light of God to you, maliliwanagan po ang isip mo. Then later on, although from the start, hindi muna, pakipakipot muna, paiboy-iboy, ayaw muna kasi marami siyang mga gagawin sa bahay. Meron siyang mga appointments. At later on, pag nahinog na siya sa salita ng Diyos, hindi na po siya magpapatumpik-tumpik. Amen? So yun po yun. Hallelujah. So, puri ng Panginoon. Dahan po, lahat po yata dumaan ng ganun eh. Maraming mga alibis muna eh. But that alibi is only temporal. God can break that walls like the Jericho walls, no? He can break that walls or barriers. No? Hallelujah. Purihin ang Panginoon at nawa ay maging pagpapala sa atin lahat ang salita ng Diyos, no?